expected na kapag may kasamang ganitong bata sa mga lakad, di talagang sobrang hira. Alam mo yung nakikipagkwentuhan ka tapos bigla silang iiyak. Si Jace tsaka si Arkia nga, sobrang tahimik lang. O syempre, behind the scenes muna tayo sa challenge si Mami Colleen. Hindi na ako magpapakita ng maraming clips, pakipanood na lang po sa page ni Mami Colleen kasi siya yung mag-upload. O i-reveal ko na sa inyo yung mga gilder ni Kat kapag ka umaalis, tatlo ba naman? Pagkatapos naman namin dun sa palaro, lumabas na kami dito para magpahangin kasi hindi na mainit. Kanya-kanya talaga kami ng pwesto at kwentuhan. Yung Diyos ko, yung anak ko, yung energy niya hanggang ngayon 100% pa rin, hindi pa rin talaga nababawasan. Kulang na lang talaga tumalon siya dun sa pool, talagang hindi mo pwedeng hindi bantayan. Sa mga nagtatanong nga po pala, nasa may Porac, Pampanga kami. Yung biyahe galing sa amin is nasa 40 to 60 minutes. Meron pa ang malaking lote dito sa pinakalikod ng pool. Pwede ka rin magpa-presko dito kung gusto mo kasi meron duyan. Tapos habang nasa duyan ka, ganyan na view lang naman yung makikita mo. Hindi na nga kami nag-swimming ni Mami Shay dyan. Alam nyo naman, buntis yun. Tsaka kapag nag-swimming kasi ako, sigurado si Maki iiyak yun. Bagong-bago pa naman yung sipon niya sa mga araw na yan, as in parang kagabi lang. Kapag kasi Maki pa naman yung nag-swimming, talagang pahirapan sa pag-ahon. Kahit atalimang oras mong ibabad sa swimming pool, hindi siya nagsasawa. Ayan, habang nag-swimming sila, nandito lang kami sa may billiard sa tapat nila. Tignan nyo naman si Kuya Maki. May isa-isa talaga lahat ng butas ng billiard dito para tignan yung mga bola. Nilalaro niya kasi nakikita niya yung lagayan is kulang pa, kaya ayan, hinahanap niya talaga. Diyos ko, tignan niyo, akala niyo naman expert. Diyos ko, first time ko lang talaga magsama ng ganito sa mga lakad namin. Go, Maki, makapagal. Ganyan nga pala yung itsura ng pinaka-pool kapag kagabi. Nag-iiba talaga yung kulay niya. Napakagandang tignan. Pa kami ditong speaker na dala ni Daddy Tano. Diyos ko, nabigla naman ako. Akala ko talaga tapos na sila. Pero ayan, kumukuha na naman sa rin. Ito naman kasama namin si Kat. Ayan, todo linis talaga kasi ayaw niya daw ng madumi. Hindi ko lang alam kung totoo, ha. Feeling ko dahil may camera lang. Nagbihis na rin ako pagkatapos kong patulugin si Maki kasi lalabas na ako para kumain ng dinner. Finally naman, natapos nang uminom yung asawa ko, kaya ayan, siya naman yung magbabantay, ako naman yung bababa sa baba. Ito nga pala lahat ng pagkain namin dito, syempre ipapakita ko yun sa inyo. Merong mga roasted chicken, Jollibee spaghetti, sifo egg, kare-kare, tsaka yung pizza. Saktong-sakto nga lang yung pagkain kasi konti lang talaga yung tira. Mga oras na yan, nagde-decide kami kung mag-overnight ba kami uuwi. Kaso ako mismo talaga yung nagsabi na uuwi na lang kami. Kasi feeling ko hindi siya convenient kung matutulog nga kami dito tapos maaga namang aalis. Parang feeling ko mas nakakapagod. So okay na yung umuwi ng medyo late, at least pagising mo na sa bahay ka na kahit anong oras ka matulog, di ba? Yan nga, sumandok na kami at nagsikain. Dinalhan ko na nga lang ng pagkain yung asawa ko sa taas kasi walang kasama si Maki kapag ka bumaba siya. Eh, ang haba pa naman ng hagdan, baka mahulog yung bata. Kahit gabi na talaga yung kinakain ko sa mga oras na yan, yung kare-kare kasi talagang napakasarap niya, hindi nakakasawa. Ay, Diyos ko, kasagwa ako magkamay. Tuwang-tuwa nga ako dito kay Kat kasi para daw siyang nagpe-perform kapag ka naglilinis ng plato kasi parang stage. Finally, after naming maglinis ng lahat ng pinagkainan namin, pumunta na kami sa kwarto para makipag... Uy, kwentuhan lang ha, walang chismisan. Walang mga marites sa grupong to. Bising-bising nga kami magkwentuhan dito tapos si Kat, eto, Diyos ko, nagbabantay ng bata. Nakakatuwa talaga yung mga ganitong pangyayari. Yung mga dating pinapanood mo lang, ngayon, eto, nakakausap at nakakasama na namin. At syempre, chika minute muna tayo mga mare. Ito kasi, naka-withdraw na naman ako ng 13,400 dito sa may Diamond Game. Alam nyo naman, ang pinaka-paborito ko talagang laruin dito, yung color game. Palagi kasi talaga akong panalo dito kasi napaka-easy niya lang talagang laruin. For example, tataya ka ng 300 pesos sa may white tapos lumabas yung color white, magiging 600 pesos siya instantly. Diba, grabe, sobrang bilis talaga ng pera. Mga gusto mag-try maglaro, pwede po kayo dito mag-register. Pakikopya lang po yung referral ID na nasa screen at ibigay yung mga details na kailangan. Make sure lang po na tama yung referral ID, ha. Bago ka naman maglaro, pwede ka rin dito mag-cash in kahit 100 lang. Ito naman, syempre, kailangan lang din ng GCash number mo. At syempre, kapag ka nanalo ka at lumago yung pera mo, pwede ka rin dito mag-withdraw. Ito naman is kailangan lang din ng GCash number mo. O siya, yung link ng laro nasa comment section.